Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nahabag ka po sa amin na lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. Inibig mo kami kahit na hindi namin nakilala ang Diyos. Ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na nararapat naming tanggapin upang kami ay maligtas. Hinugasan ng Diyos ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon upang hindi kami tumanggap ng kahatulan. Ginawa mo po kaming mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiligtas sa amin na wala kaming anumang ginawa at binigyan kami ng pag-asa na makapasok sa maluwalhating kaharian ng Diyos. Hindi mo po kami pinababayaan habang kami ay nabubuhay sa mundong ito at palagi mo kaming sinasamahan at tinutulungan sa aming mga kahinaan sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng iyong biyaya na nag-iingat at gumagabay sa amin hanggang sa makapasok kami sa iyong kaharian. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa iyong harapan, nagpupuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng iyong salita at nagkakaroon ng fellowship sa Panginoon. Naniniwala kami na ang Banal na Espiritu ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Kung mayroon man sa gitna namin na hindi pa nakakaunawa sa tunay na pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang puso upang matanggap nila ang kaligtasan sa pumamagitan ng pagkakaunawa sa dakila at kamanghamanghang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Hawakan mo po ang mga mahihina at ang mga nasa ilalim ng pagsubok sa pumamagitan ng iyong salita at makapangyarihang kamay. Sa mga iglesia dito sa aming bansa at sa mga iglesia sa buong mundo, sa lahat ng brothers and sisters na nag-iingat sa kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon, pakiusap, bigyan niyo po sila ng nararapat na biyaya. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng karapat-dapat na pamumuhay para sa pangangaral ng ebanghelyo bilang mga anak ng Diyos upang walang sino man sa kanila ang matisod. Pakiusap, tulungan niyo po silang sumunod sa banal na kalooban ng Diyos na siyang kalugod-lugod sa iyo. Pagalingin mo po ang mga may sakit upang makapaglingkod sila sa Diyos at mabuhay para sa iyong kalooban sa kanilang natitirang buhay. Mayroong maraming pagkakataon na kami ay sumusunod sa pagnanasa ng aming laman na hindi inaalam ang kalooban ng Diyos sapagkat kami ay mahihina at hangal. Pakiusap, panghawakan niyo kami sa pumamagitan ng iyong salita at kapangyarihan ng Espiritu. Hawakan mo po ang aming buhay upang mamuhay kami ng karapat-dapat na tumutulad sa aming Panginoon. Sa Panginoon na lagi nagbibigay ng kinakailangang salita at nagtuturo sa amin ng dapat gawin ayon sa panahon. Ipaalam mo po sa amin ng iyong dakilang biyaya at pag-ibig na nais mong ihayag at kung ano ang iyong dakilang kalooban para sa amin. At pakiusap, bigyan mo po kami ng karunungan at kapangyarihan upang maintindihan ang iyong salita at sundin ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Mga Gawa, Chapter 2. Mga Gawa, Chapter 2, Verse 38 at 39. Mga Gawa, Chapter 2, Verse 38 at 39. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ang taong ito ay malapit nang matapos na tulad ng paglubog ng araw sa kanluran. Umasa ako na babalik ang Panginoon sa taong ito. Subalit hindi natin alam kung babalik ang Panginoon bago magtapos ang taong ito kasi may kaunti pang panahon. Bakit ako umaasa ng ganito? Sa Marcos, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Gaya ng sinasabi sa verse na ito, ang mga tanda bago dumating ang Panginoon ay malinaw nang natutupad sa ating harapan. Gaya ng sinasabi sa Biblia, nasa mga pintuan na. Naririnig natin ang tunog ng yapak ng Panginoon sa mga pintuan. Dapat tayong maging handa na humarap sa Kanya anumang oras, sapagkat maaari siyang dumating ngayong taon. Sinasabi sa Biblia, Matthew chapter 24, kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Dapat tayong maging handa na humarap sa Kanya anumang oras siya dumating. Kung mayroon mang hindi pa sigurado sa kanilang kaligtasan, huwag po ninyong ipagpaliban na magpa-counseling o makinig sa Bible seminar upang maging sigurado ang inyong kaligtasan. At sa mga naligtas na, subalit hindi namumuhay ng karapat-dapat sa kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano, hanggang kailan tayo mag-aalinlangan sa inyong Christian life? Ang kaligtasan na natupad sa ating puso ay kailangan na mahayag din sa ating buhay. Ang kaligtasan ito ay kailangang makita sa ating pamumuhay. Sinasabi nating ligtas na tayo. Ngunit sa pamumuhay natin ay hindi nahayag ang karapat-dapat na puso at pamumuhay ng isang ligtas na Kristiyano. At baliwala lang sa atin ito. Kagaya ito ng isang tao na bumabaliwala sa kanyang sakit na nakamamatay. Siyasatin ulit natin ang katiyakan ng ating kaligtasan at pag-isipang mabuti ang ating Christian life. Sa muling pagdating ng Panginoon, kailangan nating tumayo sa kanyang harapan na walang anumang dapat ikahiya. At kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, at sa ating mga kapitbahay na hindi paligtas. Dahil maaring ito na ang huling pagkakataon na ibinigay sa atin upang maipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao. Siyempre, upang makapag-evangelize, kailangan munang maganap sa atin ang tiyak na buhay ng isang born-again Christian. Kung wala ito, kahit na mag-evangelize pa tayo, alam ng ibang tao na hindi tayo namumuhay ng karapat-dapat bilang mga Kristiyano. Ang mga tao sa paligid natin, nakabukas ng malaki ang kanilang mga mata. Sinusuri nila kung totoo ba ang pananampalataya natin. Sa pamamagitan ng pagtingin sa pamumuhay natin, sinusuri nila kung ang kaligtasan ba natin ay talagang totoo. Kaya nga, kung walang tiyak na ebidensya na makikita sa Christian life natin na born again talaga tayo, sasabihin ng ibang tao, ayusin mo muna ang sarili mo. Ayusin mo muna ang pananampalataya mo. Kaya walang kapangyarihan kahit na sinusubukan pa nating mag-evangelize.
kailangan nating malaman na kung hindi sila maliligtas, responsibilidad natin ito. Kaya dapat nating maramdaman na malapit na ang pagharap natin sa Panginoon at ang oras natin sa mundong ito ay paiksi na ng paiksi. Sinasabi sa Roma chapter 13, bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon'y oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo ay sumampalataya ng una. Ang kaligtasan na binabanggit dito ay tumutukoy sa kaligtasan ng katawan na maisasakatuparan sa muling pagdating ng Panginoon. Malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo ay sumampalataya ng una. At sa Roma chapter 13 verse 12, kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandatan ng liwanag. Ang oras ng pagharap natin sa Panginoon ay papalapit na ng papalapit. The day we will meet the Lord is near day by day. Opo, araw-araw, lumalapit. Subalit tama ba na hindi tayo maghanda ng kahit nano? Ang Christian life ay hindi relihiyosong pamumuhay. Ito'y ibang-iba sa formal na relihiyosong pamumuhay. Palagi po nating tandaan ito. Tuwing Lord's Day ng umaga, ay patuloy nating pinag-aaralan ang tungkol sa pinakadakilang kaloob ng Diyos sa mga tao. Sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos ay tinanggap ng mga taong naligtas. Ano ang kaloob o regalo ng Diyos? Kung may taong magbibigay ng regalo, kailangan nating suriin kung anong uri ng regalo ito. At huwag nating kalimutang magpasalamat sa taong nagbigay ng regalo. Kung may magbibigay ng regalo, subalit kung ang regalong iyon ay walang kabuluhan, ang kaloob na iyon ay walang silbi, walang kwenta. Subalit kahit na ang ibinigay na regalo ay lubhang napakahalaga at kinakailangan, pero kung binabaliwala lang at isinasantabi ng tumanggap, gaano kaya ang mangiinayang ang ibigay ng regalo? Wala siyang pusong mapagpasalamat at pagpapahalaga sa regalong natanggap niya. Tulad nito, hanggang ngayon ay hindi pa natin lubos na nauunawaan kung gaano kadakila ang kaloob ng Diyos na kaligtasan. Sapagkat ang kaloob na ito ay napakadakila at napakalaki. Kaya nga kailangan nating suriin ng paulit-ulit ang kaloob ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Habang mas nauunawaan natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, ang puso natin ay napupuno ng tuwa at pasasalamat. Sa Hebreo chapter 2 verse 3, ganito kadakilang kaligtasan. Anong ibig sabihin nito? Ganito kadakilang kaligtasan. Si Jesus ay ang anak ng Diyos. At tayo ay magiging anak ng Diyos kay Jesus. Ang anak ng Diyos ay mas mataas kaysa mga anghel. Ang mga anghel ay isinugo upang paglingkuran ang mga anak ng Diyos na magmamana ng kaligtasan. Ang mga anghel ay mga maluwalhating nilalang. Una ay ang Diyos. Kasunod ay ang mga anghel. Si Jesus ay mas mataas kaysa mga anghel. Kaya ang posisyon ng mga naligtas na tao ay mas mataas kaysa mga anghel. Paglilingkuran tayo ng mga anghel. Mula sa mga anghel na nilikha ng Diyos, may isang natatanging anghel na ang pangalan ay Lucifer. Sinubukan niyang maging katulad ng Diyos. Subalit ibinagsak siya at pagkatapos ay naging kaaway ng Diyos. Ang Diablo, ang Satanas. Siya at ang kanyang mga anghel ay nagkasala at nahulog. At hindi sila binigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi at maligtas. Ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ay hindi namatay para sa mga anghel. Ang layunin ng paglikha sa tao ay iba sa mga anghel.
Nilikha ng Diyos ang tao upang sa kanya ibigay ang posisyon na ninanais ni Lucifer. Subalit ang buong sangkatauhan, dahil kay Adan, ay napawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit hindi dito natapos. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo mula sa lahat ng kasalanan at binayaran niya ang lahat ng kabayaran para sa atin. At siya'y muling nabuhay mula sa kamatayan, binigyan niya tayo ng bagong buhay upang muling likhain ayon sa orihinal na layunin ng paglikha sa tao. Ginawa tayo ng Diyos na kanyang mga anak at binigyan tayo ng mataas na posisyon kaysa mga anghel. Kahit na hanggang ngayon, hindi ko lubos na maintindihan kung gaano napakadakila ang tinanggap kong kaligtasan. Mas nalalaman natin ang paunti-unti habang mas lumalalim ng ang kaalaman sa ating kaligtasan, ang kagalakan at pasasalamat ay pumupuno sa atin. At malalaman natin kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga tumanggap ng dakilang kaloob. Dapat lalo tayong mabago ng higit at higit pa. Nasabi ko na ang kaloob na ito ay package. Na sa loob ay may magkakasama na walo. Nang tayo maligtas, alam natin na pinatawad na ang ating mga kasalanan. Sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tinanggap natin ang walang hanggang katubusan at tayo ay inaring ganap. Itinuring tayong matuwid na parang taong hindi nagkasala at tumupad sa lahat ng utos ng Diyos. Ito ay malaking kaloob. Sinasabi rin na kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Patay tayo kay Adan, subalit binuhay tayo kay Kristo. At ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At tayo ay ipinanganak na muli. At tayo ay naging mga anak ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Alam ba ninyo na ang mga anghel ay hindi pwedeng maging anak ng Diyos? Sa mundo ay walang may posisyon na mas mataas kaysa mga anak ng Diyos. Si Jesus ang panganay at tayo ay mga nakababatang anak kay Kristo. Kaya niyo bang unawain? Ito ay sinasabi sa Biblia. At pagkatapos ay naging mga tagapagmana tayo ng Diyos. Ibibigay ng Ama ang lahat ng mabubuting bagay na nasa Kanya sa mga anak niya. Ang tagapagmana ang magmamana ng lahat ng mga bagay na pag-aari ng Ama. Tayo ay tagapagmana ng Diyos. Ramdam niyo po ba ito? Ang Diyos na lumikha sa sandibutan at nagahari sa lahat ng bagay ay magbibigay sa mga anak ng Diyos ng lahat ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Tayo mga tagapagmana ng Diyos. Kaya sa Roma chapter 8 verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Natural na ang mga anak ay tagapagmana. Mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Ang luwalhatiin kasama ni Kristo. Kaya sa mundong ito ay walang kaluwalhatian. Ang lahat ng kaluwalhatian sa mundo ay panandalian lamang at naglalaho. Ang Diyos ay mayroong walang hanggang kaluwalhatian. Si Jesus ang kaluwalhatian ng Diyos na nagbihis ng katawan ng tao. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at bibigyan tayo ng kaluwalhatian kay Jesucristo. Tayo ang mga tagapagmanang kasama ni Kristo. Tatanggapin natin ang kaluwalhatian kasama ni Kristo.
Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ipapaliwanag ko sa susunod ang tungkol dito. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayon ang gusto kong banggitin ay ang ikawalong kaloob ng kaligtasan na tinanggap natin, ang banal na Espiritu. Ang mga taong naligtas, minsan ay hindi masyadong pinag-iisipan ang tungkol sa kaloob na natanggap niya. Kahit na alam niya ito, hindi niya masyadong isinasaisip. Tulad ng nabasa natin sa mga Gawa chapter 2, sa araw ng Pentecostes, ang banal na Espiritu ay bumaba. At ang 120 tao na tumanggap ng banal na Espiritu at ang 12 apostol ay nangaral ng Ibanghelyo. Si Pedro ay matapang na nangaral ng Ibanghelyo sa mga Hudyo. Ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong Jesus na inyong ipinako sa krus. Nagsalita siya ng buong tapang. Kaya tinanong siya ng mga Hudyo, talaga bang si Jesus na aming pinatay ang Mesiyas na isinugo ng Diyos? Ano ang dapat naming gawin? Kami ang pumatay sa anak ng Diyos. Ano ang dapat naming gawin? Anong dapat naming gawin? May ilang Hudyo na hindi naniwala kay Jesus hanggang sa huli. Subalit may ilan na nabagabag at nagsisi. 3,000 tao ang naligtas ng oras na iyon, noong Pentecostes. Ano ang gagawin namin? Kaya sumagot si Pedro. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi po sa pamamagitan ng bautismo. Kapag naligtas ang isang tao, magkasabay na nangyayari ang kapatawaran ng kasalanan at pagtanggap sa banal na Espiritu. At ang mga naligtas o tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan ay binabautismuhan bilang tanda. Tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu. Kaya tatanggapin ninyo ito bilang isang regalo. Sa mga kaloob na ibinigay ng Diyos, naunawaan ba ninyo kung gaano kadakila itong matanggap ang banal na Espiritu? 7 bagay ang nauna ko nang tinalakay. Pero syempre, lahat ng ito ay magagandang regalo. Dakila at kamangha-mangha. Subalit, gaano ba kadakila at kamangha-mangha itong kaloob na tinanggap natin, ang banal na Espiritu? Tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu. Ang kaloob na ito ay ibinigay sa mga taong dumaan sa pagsisisi at naligtas. Ang pagsisisi ay hindi yung iiyak ka at hihingi ng tawad para sa mga nagawang kasalanan. Ang pagsisisi ay ang malaman na ako ay makasalanang tiyak na pupunta sa impyerno. Ito ay ganap na pagtalikod at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon ng aking kaligtasan. May mga taong umiiyak tuwing umaga, nananalangin at nag-aayuno, pumupunta sa bundok para manalangin, at pagkatapos ay iniisip nila na yun ay pagsisisi. Hindi po. Si Judas Iscariote, ginawa din niya ang gayon. Ipinagbili niya si Jesus sa halagang 30 pirasong pila. Si Judas. Pagkatapos ay nabagabag ang kanyang konsensya. Ipinagbili ko ang aking guro. Sa loob ng 3 at kalahating taon, gaano ba minahal ni Jesus si Judas? Minahal niya si Judas na gaya ng ibang alagad, kahit na alam niyang ipagkakanulo siya nito. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad noong gabi bago siya namatay. Nang panahong iyon, hinugasan din niya ang mga paa ni Judas Iscariote at ibinigay sa kanya ang huling tinapay. Ito ay tanda ng pagmamahal. Minahal kita hanggang sa huli.
ang kanyang pag-ibig ay pinagtaksila ni Judas hanggang sa huli. Ang dahilan, inasahan ni Judas na si Jesus ay magiging hari, subalit malinaw na si Jesus ay hindi magiging hari. Si Jesus ay dadakpin. Umasa siya na may matatanggap siyang mataas na posisyon kapag naging hari si Jesus. Gayunpaman, sa kabilang banda, pwede siyang arestuhin at parusahan dahil sa pagiging alagad ni Jesus. Kaya kung ipagkakanulo niya si Jesus sa kanila, magkakaroon siya ng merit. Hindi siya mapapahamak at kikita pa ng pera. Ito'y pumasok sa kanyang isip. Mabilis siyang nagkalkula. Subalit na konsensya din siya sa bandang huli. Kinuha niya ang 30 pirasong pila. Dinala ito sa punong pari at isinauli. Ipinagkanulo ko ang dugo ng walang ng taong walang sala. Ipinagkanulo ko ang dugong walang sala, kunin niyo ito. Pero sinabi nila, ano naman sa amin? Alam ng mga pari kung gaano kalaking kasalanan ang ipagkanulo ang sariling guro. Kung ikaw ay mapaparusahan dahil sa pagkakanulo sa iyong guro, ano naman sa amin yun? Pagkatapos ay inihagis ni Judas sa templo ang 30 pirasong pilak. Inihagis niya ito. Ang taong gaya ko ay dapat mamatay. Kaya siya ay nagbigti at nagpakamatay sa itaas ng burol. Kinalaunan, bumagsak ang kanyang bangkay, pumutok ang tiyan at sumambulat ang kanyang mga laman loob. Kanilang kinuha ang 30 pirasong pila at ipinambili nila iyon ng bukid upang paglibingan ng mga dayuhan. Gaano nga ba tumangis si Judas? Oo. Isinauli niya ang lahat ng pera at siya'y umiyak. Siya'y sobrang nabagabag sa kanyang kasalanan. Ang isang tulad ko ay dapat mamatay. Ikinaila ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Hindi ako alagad ni Jesus. Hindi ko kilala yung si Jesus. Binalikan ba ni Pedro yung kanyang pinagsinungalingan at sinabi, nagkamali ako kanina, ako ay alagad ni Jesus? Gumawa ba siya ng gayo? Si Pedro ay walang ganoong tapang, si Judas ang matapang. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaw kang manok, 3 ulit mo akong ikakaila. At siya ay lumabas at mapait na tumangis, yun lang ang ginawa ni Pedro. Siguro pagkatapos niyon, sa tuwing tumitilaaw kang manok, palaging naiiyak si Pedro. Ang pag-iyak po ng marami dahil sa kasalanan ay hindi pagsisisi. Hindi rin ang makonsensya. Ang pagsisisi ay ang ganap na pagbalik. Si Pedro ay lubos na bumalik. Si Pedro ay pinatawad ng Panginoon at ginawa ang gawa ng Diyos, di ba? Mga kapatid, ano po ba ang pagsisisi? Ang alibughang anak ay halos mamatay pagkatapos lustayin ang lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Pagsisisi pa kung siya ay patuloy na iiyak doon? Ang kailangan niya ay bumalik sa kanyang ama. Kung siya ay tatayo at babalik sa kanyang ama, yun ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagbalik. Bumalik upang mapagaling, mailigtas, matubos. Kaya pagsisisi at naliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagtanggap sa kapatawaran ng mga kasalanan. At binabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Siyempre, ang mga naligtas ay kailangang magpabautismo. Hindi kaligtasan ang bautismo. Subalit ang mga taong naligtas ay nagpapabautismo. Ang mga tao ay nagpapakasal kahit na walang seremonya. Kung may kontrata ng kasal, kasal ka. Oo, kahit na walang seremonya, kasal ka.
Hindi porke walang seremonya ay hindi nakasal. Pero nagkakaroon ng seremonya para maipaalam sa lahat ng tao ang kasal. Ang bautismo ay pagsasabi na ako ay namatay na at ang buhay ko ngayon ay para na sa Diyos. Ang makasalan ay patay na. Ang matuwid na ang nabubuhay. Ito ay pagsasabi sa harapan ng Diyos at ng mga tao na ako ay ipinanganak na sa isang bagong buhay. Ito ay pangako na hindi na ako mabubuhay para sa aking sarili, kundi mabubuhay na para sa kaluwalhatian ng Diyos sa aking natitirang buhay. May mga taong nangangako sa kasal at pagkatapos ay hindi tinutupad. Mali ito, di ba? Anyway, ang pagsisisi ay malaman mo na ikaw ay makasalanang wawasakin sa impyerno. Kaya ta bumabalik ka sa Diyos. Para sa mga Hudyo, ang pagsisisi ay malaman nila na si Jesus na kanilang tinanggihan ang Mesiyas at tanggapin siya bilang Kristo. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkatapos, tatanggap ka ng banal na Espiritu bilang kaloob. Bakit sinasabi ng Biblia na ang banal na Espiritu ay kaloob? Patuloy nating pag-aaralan kung gaano kalaking kaloob ang banal na Espiritu. Sa tingin ko ay hindi ko ito kayang ipaliwanag ng sapat sa araw na ito. Nag-aalala ako na baka hindi ko maipaliwanag ang lahat sapagkat kailangan ng maraming salita upang ipaliwanag ito. Maraming salita ang kailangan para maipaliwanag ito. Kaya ang pangako na ibibigay ang banal na Espiritu bilang kaloob ay Mga Gawa chapter 2 verse 39. Ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ang pangako na ibibigay ang banal na Espiritu bilang kaloob ay para sa inyo, sa mga Hudyo sa panahong iyon, at sa inyong mga anak, sa kanilang mga anak, at saka sa lahat ng nasa malayo, sa mga hintil. Sapagkat ang Ebanghelyo ay kailangang ipangaral hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa at sa lahat ng nasa malayo. Tayo ngayon ang mga taong malayo mula sa Jerusalem. Sa ngayon, ang Ebanghelyo ay lumaganap na sa kanlurang bahagi at tayo ay nasa dulo ng silangan, mga taong malayo. Tayo ang mga taong nasa malayo, di ba? Bawat isa na tinawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ang pagtawag ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at ang pagtugon ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaligtasan. Pagtawag, aking pinawi na para mga ulap ang pagsuway mo, ang iyong mga kasalanan na gaya ng ampon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ito ang pagtawag ng Diyos. Sa mga awit 50 verse 1, ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Tinatawag ka niya upang manumbalik sapagkat tinatawad na ang iyong mga kasalanan. Silang tumanggap sa pagtawag ay naligtas. Tinanggap nila ang kaligtasan. Kaya nga, bawat isa, mas marami, mas mabuti, walang pinagbabawalan. May ilang nagsasabi, may mga pinili daw. May pinili ba kung sino ang pupunta sa langit? At may pinili ba kung sino ang pupunta sa impyerno? Walang sino mang itinakda para sa impyerno. Hindi nais ng Diyos na sino man ay mapahamak. Ang katuruan na may mga pinili ay nagmula sa kawalan ng kaalaman sa Biblia. Lumaki ako sa isang Presbyterian school at nag-aral sa isang Presbyterian seminary. Itinuro sa akin doon ang predestination theory. Lahat daw ng pinili ng Diyos ay maliligtas at sila daw na hindi pinili ay hindi maniniwala anuman ang mangyari. Kakaiba ang Diyos? Si John Wesley ay dating pastor sa Anglican Church sa England. Ngunit pagkatapos maligtas, sinabi niya, walang sino mang pinili ang Diyos. Nasa tao kung siya ay maliligtas o hindi. Tama po. Sa anumang kaso, ang salitang bawat isa ay nangangahulugang walang limitasyon. Ang bawat sumasampalataya sa Kanya, walang pagbawal sa pananampalataya. Ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas.
At hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos. Nangako din siya na ibibigay ang banal na Espiritu sa bawat naligtas na tao. Naligtas tayo. Ligtas ka ba o hindi? Ikaw ba ay anak ng Diyos? Ikaw ba ay tagapagmana ng Diyos? Nasa iyo ba ang banal na Espiritu? Talaga bang natanggap mo? Nasaan ang banal na Espiritu? Oo? Ako ay naligtas, pero ang banal na Espiritu ay... May mga tao na nagsasabing sila'y ligtas, pero hindi pa daw napapatawad ang kanilang kasalanan. Mayroon ding mga tao na nagsasabi na napatawad na daw sila, pero hindi pa daw ipinanganak na muli. Siguro ay hindi nila alam o marahil ay hindi pa sila ligtas. Silang mga naligtas ay tumanggap ng banal na Espiritu. Kaya't nang maligtas tayo, kasabay nito ay tinanggap natin ang banal na Espiritu. Tingnan natin sa 1 Korinto chapter 2. 1 Korinto chapter 2 verse 12. Unang Korinto, chapter 2, verse 12. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ang mga salitang ito ay ipinadala sa mga banal na iglesia na naligtas sa iglesia ng Korinto. At ito ay sinasabi din sa atin ngayon. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan. Ang espiritu ng sanlibutan ay ang diablo na nagahari sa mundong ito. Bago tayo naligtas, ang diablo ang nagahari sa ating puso. Alam man natin o hindi, diablo ang nagahari sa puso natin bago tayo naligtas. Subalit kung paanong si Jesus ay nagpalayas ng mga demonyo sa atin din. Nung maligtas tayo, ang espiritu ng sanlibutan ay pinalayas at ang espiritu ng Diyos ay pumasok sa atin. Natanggap ko ang espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu mula sa Diyos ay ang banal na Espiritu. Tinanggap natin ang banal na Espiritu upang malaman ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Napag-aralan natin ang tungkol sa biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pagkaunawa at pagsampalataya natin ang patunay na dumating ang Espiritu Santo. Dahil sa Espiritu Santo, naunawaan natin at sumampalataya tayo. Alam man natin o hindi, ang Espiritu Santo ay nananatili. Hindi umaalis. Ang Espiritu ang siya nagpaunawa at nagpaniwala sa akin na napatawad na ang kasalanan ko. At ang Espiritu ay nananatili sa akin ngayon. Hindi umaalis. Alam niyo ba to? Kahit na kayong ligtas, ay hindi nyo alam na ang Espiritu Santo ay nasa inyo. Siya ay nasa inyo. Kahit hindi nyo alam, siya ay nasa inyo. Kaya kailangan ninyo itong malaman. Dati noon, noong mag-isa akong nangangaral ng Ebanghelyo, pumunta ako sa northern border ng bansa. Mula sa Hantan River, nakarating ako sa malayong parte ng Hilaga upang mangaral. Ngayon, kailangan ko nang umuwi sa bahay, pero wala akong pamasahe pa uwi. Malaking problema. Kasi kailangan kong sumakay ng bus pa uwi. Kaya nakiusap ako sa isang tao, pakiusap, pahiram po ng pamasahe. Gutom na ako at nasa bandang tanghali na ako nakauwi. Na nagbibihis na ako, natuklasan ko na may pera pala nakatago sa bulsa ko. Kaya kahit na meron kang pera, kung hindi mo naman alam, pwede kang magutom, di ba? Gaya nito, kahit na nasa inyo ang Espiritu Santo, kung hindi ninyo alam, magiging mahirap ang pamumuhay Kristiyano. Mayroon ako nakakawiling kwento. Nung unang panahon, may mahirap na lalaki na nagangalang Mr. Kong ang pumunta sa Amerika upang mag-aral. Sa panahon yon, umaabot ng ilang buwan ang biyahe sa barko. May taong nagbayad ng tiket para sa kanya, kaya nakasakay siya sa barko. Pagsapit ng tanghali,
tumunog ang bell para sa tanghalian. Ngunit ang taong ito ay hindi pumunta sa restaurant sapagkat wala siyang pera na pambili ng pagkain. Buong araw siyang nagutom. Gutom na gutom na siya. Kaya kinaumagahan ay pumunta siya sa restaurant. Yung ibang tao kaunti kumain. Kaya mayroong mga natira sa kanilang pinagkainan. Kaya sabi niya, "Pwede ko bang kainin ang mga tira-tirang pagkain na ito?" "Oo naman, sige, kunin mo na yan." "Salamat po." Kaya nakakain siya. "Sayo na, kunin mo." Kaya kumain siya. Kapag nagugutom ulit siya, gayon ang ginagawa niya. Kinakain niya ang tira-tira. Umabot ng isang buwan at bukas ng umaga, ang taong ito ay makakarating na ng Amerika. May nagsabi, "Ang taong ito ay kakaiba. Hindi siya pupunta sa oras ng pagkain. At kapag pumupunta siya, tira-tira lang ang kinakain niya." Kaya't lumapit ang taong ito at nagtanong, "Sir, bakit hindi ka pumunta sa oras ng kainan?" Sumagot ang mahirap na lalaki, "Wala kasi akong pera." "Meron ka bang tiket?" "Opo, meron akong tiket." "Sir, kung babasahin niyo sa tiket, hindi lang pamasahe ang kasama sa bayad. Bayad na din po ang lahat ng pagkain. Hindi niyo ata nabasa." Kawawang Mr. Wong. Siya'y sobrang nahirapan. Nagutom siya ng isang buwan. Nakakatawa ang kwentong ito. Subalit kagaya nito, kung hindi natin alam na ang Espiritu Santo ay nasa atin, maghihirap din tayo ng sobra. Ano ba ang itinuturo ng Espiritu Santo? Basahin po natin sa Roma chapter 8 verse 9. Roma chapter 8 verse 9. "Ngunit kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya." Dito, nasusulat, Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Gayun din, sa verse 14, Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, Espiritu Santo. Sa verse 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Sa Roma chapter 8, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu Santo, sila'y magkakapareho. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu Santo ay nasa akin. Kahit na hindi natin alam, siya'y nasa atin. Naintindihan niyo po? Kapag ipinanganak ang isang sanggol, hindi niya alam ang tungkol sa mga organ na nasa loob ng kanyang katawan. Wala siyang alam sa puso, baga, atay, o kahit na ano. Hindi niya ito alam. Subalit ang mga ito'y nasa loob pa rin ng katawan niya. Kinalaunan, matututunan niya sa paaralan ang istruktura ng katawan at malalaman niya na siya ay mayroong atay, kidney at iba pa. Malalaman niya ang lahat. Atay, kidney. Kagaya nito, nung bagong ligtas pa lamang ako, ang alam ko lang ay napatawad na ang lahat ng aking mga kasalanan. Ngunit habang ako'y natututo, naisip ko, ganito din pala ang kaligtasan. Kaligtasan din pala ang ganito. Ako pala'y naipanganak ng muli. Naging anak na ng Diyos. Tagapagmana. Paisa-isa kong nauunawaan. Nasa akin na ang lahat ng ito. Subalit ngayon ko pa lamang naintindihan.
At pagkatapos, ang Espiritu Santo ay nasa akin. Opo, kailangan nyo itong malaman. Kaya kung hindi nyo alam ang tungkol sa Espiritu Santo, ito ay kagaya ng may natanggap kang regalo, subalit hindi mo alam na meron ka pala nito. Kagaya ng mahirap na lalaki, hindi niya alam na kasama na lahat sa tiket. Kapag kayo ay kumakain ng in-flight meals sa eroplano, hiwalay ba ang bayad nyo? Hindi ko alam sa mga low-cost airlines, kasama na kasi ang lahat sa bayad. Kagaya po nito, gaano ba kalaki ang ibinigay ng Diyos sa ating mga naligtas? Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang salitang Kristiyano. Kristiyano. Ginagamit natin ang salitang ito. Ang churchgoer o mga palasimba lang ay hindi mo dapat tawaging Kristiyano. Isa lamang siyang relihiyosong tao. Ang Kristiyano ay taong tinitirhan ni Kristo. Alam niyo ba ito? Kristiyano, isang tao ni Kristo. May Espiritu ni Kristo. Tingnan natin sa Galatia chapter 3. Pagkatapos ng Korinto, Galatia chapter 3 verse 2. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Sabi dito, tinanggap ninyo ang Espiritu. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Paano natin tinanggap? Ano ba ang ginawa natin upang matanggap ito? Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng paggawa ng kahit na ano. Natanggap natin ito bilang kaloob o regalo. Ang Espiritu Santo ay isang kaloob. Hindi natin ito natanggap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Naligtas tayo noong tayo ay nakinig at nanampalataya sa biyaya ng Diyos. Noong tayo'y nakinig at nanampalataya sa Ebanghelyo, natanggap natin ang Espiritu Santo. Sa Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Nang maunawaan natin ang Ebanghelyo, ano ba ang ating naunawaan? Ang inosenteng si Jesus ay ipinako sa krus para sa akin. Ang Panginoon ang tumanggap ng sumpa at katulan sa halip na ako. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, binayaran niya ang lahat ng sumpa at katulan na dapat kong tanggapin at hinugasan niya ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At pagkatapos ng kaligtasan, kapag tumingin ka ulit sa krus, maunawaan mo pa ang isang bagay. Ah, hindi lang si Jesus ang namatay. Namatay na din ako. Maintindihan mo. Sabi dito, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Noong ipinako si Jesus sa krus, si Pablo ba ipinako sa tabi niya? Hindi po. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ibig sabihin, ang mga makasalanan ay namatay na kasabay ng Panginoon. Ayon sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Itinuturing ng Diyos na ang lahat ay namatay. Ano ang kasabay na namatay? Ako, ang makasalanan. Ang aking hangarin, ang aking plano, ang aking dating pagkatao ay ipinako na doon sa krus kasama ng Panginoon. Nagpabautismo tayo. Ibig sabihin, namatay na tayo at inilibing. Ang paglubog sa tubig ay paglibing.
Namatay tayo kasama ng Panginoon at inilibing kasama ng Panginoon. Nang tayo ay umahon sa tubig, ibig sabihin, tayo ay binuhay na may bagong buhay. Pagkatapos maligtas, sa tubig tumitingin ako sa krus, nasasabi ko sa aking sarili, patay na ako. Ang aking pag-iisip, katigasan ng ulo, ang aking mga hangarin, ang aking mga mithiin, namatay na ang lahat sa akin. Ipinako na doon sa krus. Kaya nga hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At hindi natin maunawaan ang bagay na ito, malibang ipaunawa sa atin ang banal na Espiritu. Ang Panginoon ang nabubuhay sa akin, at hindi ako. Oo, hindi na ako ang nabubuhay. Ang Panginoon na ang buhay ko, at siya ang lahat sa akin. Alam niyo ba? Siya ang Panginoon ng aking buhay. Ngayon, ang Panginoon na ang nagmamay-ari sa akin. Hindi na ako. Patay na ako at inlibing kasama ng Panginoon. Hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Laman, ibig sabihin ay katawan. Tayo ay nabubuhay sa katawang ito. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Nasa loob ng katawang ito ang aking espiritu. Nasa loob ng katawang ito. Hindi lamang ang aking espiritu, ang aking pagnanasa, katigasan ng ulo, kaisipan, ang lahat ay nakapaloob dito. Sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ang ibig sabihin ng tanggihan ng sarili? Tanggihan ang sariling pagnanasa, ang sariling pag-iisip, sariling plano, sariling kaisipan, sariling paninindigan, sarili-sarili at sarili-sarili. Ang ibig sabihin ng itanggi ay nakalibing ka na sa hukay. Huhukayin mo ba ulit ang bangkay at papasanin ito? Tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus. Ang krus ay pagdurusa. Ang walang salang si Jesus ay tahimik na nagpasa ng krus. Tayo ay sumusunod sa Panginoon. Pinasa ng Panginoon ang krus para sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan din nating magpasa ng krus upang sumunod sa Panginoon na nagligtas sa atin. Kailangan mong magpasa ng krus at sumunod sa Panginoon. May isang guro na pawisan na sa paghila ng kariton. Pwede bang sumunod ang mga alagad niya na pahuni-huni lang at pumapaypay? Kailangan din nila na magtula. Dahil sa pinasa ng Panginoon ang krus para sa akin, kailangan kong magpasa ng krus upang sumunod sa kanyang salita. Ang krus ay pagdurusa. Tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanid ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tama. Kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ngayon ay nasa akin ang buhay at pagkatao ng Panginoon. Nabubuhay ang Panginoon sa loob ko. Siya na ngayon ang nagmamay-ari. Siya na ngayon ang nagmamay-ari. Nung pumunta ako sa beach, nakakita ako ng shell na gumagapang. Ang shell ay hindi gumagapang. Ang shell ay gumagalaw ng mabagal sa ilalim ng tubig. Subalit ang shell na ito ay gumagapang ng mabilis sa buhangin. Kaya naman binaliktad ko. Anong nasa loob? Sa loob ay may maliit na alimango. Pumunta ako sa Guam upang mangaral ng ebanghelyo. Umakyat ako sa burol at may gumagapang na kabibe. Medyo malaki yun. May malaking alimango sa loob niyon. Medyo malaki. Kapag hinahawakan ko ay pumapasok sa loob. Kaya inilagay ko sa drawer. Magdamag, lumalagapak, ang ingay. Kaya kinabukasan, pinakawalan ko din. Ang alimangong ito ay nagsusuot ng kabibe. At kapag lumaki ang alimango at sikip na ang kabibe, itinatapon ito ng alimango at nagsusuot ng mas malaking kabibe. Naisip ko, parang ganito din ang katawan ko.
Hindi na ako ang nabubuhay sa loob nito. Hindi na ako ang nabubuhay sa loob ng katawang ito. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nasa akin at siya ang Panginoon ng aking buhay. Ngayon, napaka-importante nito. Paulit-ulit niyong basahin ang Galatia chapter 2, verse 20. Isaulo, pag-isipan at manalangin sa Panginoon na ituro sa inyo ang kahulugan nito. Kung maintindihan niyo talaga ang mga salitang ito, magagawa niyong mabuhay bilang isang Kristiyano. Kaya ngayon ang banal na Espiritu nasa akin. Ang Espiritu ni Kristo nasa akin. Ang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Ang mga ipinanganak na muli ay mayroong Espiritu ni Kristo. Ako ay namatay na kasama ng Panginoon. Ako ay inilibing at ngayon ay hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang Panginoon sa aking puso. Sa unang Pedro, chapter 3, verse 15, kundi sa inyong puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Si Kristo ang Panginoon ng aking puso. Ngayon, hindi na ako pwedeng mamuhay sa paraang gusto ko. Sa Roma chapter 14 verse 7 to 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo, mamatay, tayo'y sa Panginoon. Wala tayong karapatan na mabuhay o mamatay para sa ating sarili. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. At walang sino man ang namamatay sa kanyang sarili. Diba? Kung sasabihin ng isang taong naligtas, hindi, mabuhay ako para sa aking sarili at mamamatay para sa aking sarili. Kung kikita siya ng pera para sa kanyang sarili, mabubuhay para sa kanyang sarili, ano kaya ito? Ito'y sumpa. Alam niyo ba? Kawawa. Subalit, pinakamalaking karangalan kapag tayo ay nagdurusa para sa Panginoon. Kapag tayo ay naghihirap at inuusig para sa Panginoon. Kapag tayo nabubuhay para sa Panginoon, anong saya? Kaya nga mga apostol ay umaawit ng mga himno noong sila ay mabilanggo dahil sa Ebanghelyo. May Tanikala, Binubugbog, nasa Bartolina. Bakit? Naisip nila, iniligtas sila ng Panginoon. Ang isang makasalanang tulad ko, iniligtas ng Panginoon. At ipinahintulot ng Panginoon na ako ay usigin at magdusa alang-alang sa Kanya. Kaya't anong laking pasasalamat na mabigyan ng pagkakataong magdusa para sa Panginoon. Kaya't nagpuri sila. Umawit sila ng papuri. Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Namuhay ba sila ng maginhawa? Kumain ba sila ng masarap na pagkain? Hindi. Sila'y nagutong, hubad at binugbog. At dahil sa iyon ay para sa Panginoon, umawit sila ng mga himno sapagkat sila'y nagpapasalamat, nagagalak at masaya. Kung umaasa tayo sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon kapag tayo ay nasa problema, karukhaan, pag-uusig at kahirapan, sa tingin ko ay mas pahalagahan ito ng Diyos, di ba? Ito'y mas mahalaga. Kaya ngayon, ang Panginoon ay nasa akin. Kaya ngayon ay hindi ka na dapat mamuhay sa paraan na gusto mo. Live or die as you please. Kung kalooban ng Panginoon, ako'y mabubuhay. Kung kalooban ng Panginoon, ako'y mamatay.
Sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan gaya ng dati, gayon din naman ngayon, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kung para sa kaluwalhatian ng Panginoon, siya'y mabubuhay. At kung sa kanyang kamatayan ay maluluwalhati ang Panginoon, siya'y mamamatay. Umaasa siya na si Kristo ay madadakila sa kanyang katawan. Ito ang mga salita ni Pablo. Nakakulong siya sa bilangguan sa Filipos. Ito ang kanyang taimtim na inaasahan at pag-asa. Siya'y handang mamatay ng 100 beses kung maluluwalhati ang Panginoon, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat ako ay nahihirapan sa pagitan ng dalawa, na may pagnanais na umalis at makasama ni Kristo ng higit na mabuti. Sinabi niya, may pagnanais na higit na mabuti. Gayunpaman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Para sa kanya, mas mabuting magtungo na kaagad sa Panginoon. Kaya hindi raw niya alam kung dapat ba siyang mabuhay o mamatay sa pagitan ng dalawa. Kawili-wili, basahin ang Filipos chapter 1. Gayunpaman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ibig sabihin, sa pamamagitan man ng buhay o kamatayan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Kaya puting magkaroon ng ganitong pananampalataya, di ba? Sinasabi natin kapag medyo nahihirapan tayo, anong sitwasyon ko? Piniligtas tayo ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Kaya kailangan nating sabihin sa Panginoon ang lahat ng ating kabalisahan at alalahanin at hayaang gumawa ang Panginoon. Kung susubukan nating mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi mahalaga kung paikliin ng Panginoon ang buhay natin at kunin kaagad tayo. Kung ikaw ay dukha, mabuhay ka para sa Panginoon sa gitna ng kahirapan. Kung ikaw ay mayaman, mamuhay ka para sa Panginoon bilang mayaman. Huwag nating pasanin ang ating kabalisahan at alalahanin, kundi ipagkatiwala ang lahat ng mga ito sa Panginoon. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Napakabuting ipaubaya ito sa Panginoon. Ngayon, tingnan ulit natin sa Juan chapter 14. Juan chapter 14 verse 20. Juan chapter 14 verse 20. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Sinabi ni Jesus, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ito ang mga huling salita na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad noong gabi bago siya namatay sa krus, mula chapter 13, 14, 15, at 16 ng Ebanghelyo ni Juan. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Pagkatapos ng 40 araw ay umakyat siya sa langit. At pagkatapos ng 10 araw, ang Espiritu Santo ay dumating. At ang araw na iyon, ang araw na ang Espiritu Santo ay dumating sa mga alagad. Kaya sa verse 16, at hihingin ko sa Ama ay at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama niyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo.
isa pang mangaaliw. Ito ang Espiritu Santo. Kapag dumating ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, hindi ito tinatanggap o nakikilala ng sanlibutan. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo. At sa verse 18, hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Nang si Jesus ay paalis na, ang mga alagad ay tila, "Oh, anong magagawa namin kung wala ka?" Nagkaroon ng mga paghihirap at pagdurusa sa loob ng 3 at kalahating taon. At ang mga Hudyo ay sinusubukan kang patayin. Subalit hindi kami natakot sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Ikaw ay nasa gitna namin. Ngunit ngayon, sinasabi mo nga alis ka, paano naman kami? Sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magalala. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo." Paano? Darating siya bilang banal na Espiritu. Ang salitang ito ay para din sa atin. Si Jesus ay kasama ng mga alagad sa loob ng 3 at kalahating taon. Pero isipin niyo, ano ang mas mabuti? Sasamahan niyo si Jesus o si Jesus ay mapapa sa inyong puso? Sinabi ito ni Jesus at siya'y umalis. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Kaya ngayon, hindi natin siya kasama, ngunit nananatili siya sa ating mga puso. You are with me for endless days, I abide within your heart. Sa araw na iyon, ang araw na dumating ang banal na Espiritu, ang araw na natanggap natin ang kaligtasan, nang tayo ay maligtas at ipinanganak na muli, ang banal na Espiritu ay pumasok ng oras ding iyon. Malalaman ninyo na kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang Panginoon ay nasa akin magpakailanman. Siya'y nasa atin habang narito tayo sa mundo hanggang sa katapusan. At sa langit, makikita natin ang Panginoon at mabubuhay tayong kasama niya. Nabanggit ko na ang kahulugan ng Jesus ay kaligtasan. Sa Matthew chapter 1 verse 23, at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Si Jesus ang ating kaligtasan. Ang layunin kung bakit iniligtas tayo ay upang makasama tayo. Simula ng maligtas tayo, ang Panginoon ay kasama natin hanggang sa katapusan. Sa Matthew 28 verse 20, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Siya ay nasa akin, nasa atin. Gaano ka manghamangha ito? Si Jesus, ang parehong Diyos na tagapaglikha ng lahat ng mga bagay sa buong daigdig. Siya ay mas mataas kaysa mga anghel. Ang maluwalhating si Jesus ay bumaba sa makasalanang mundo at ipinanganak sa isang sabsaban. Siya ay nilagay sa isang higaan na amoy dumi ng hayop. Diba? At siya'y nabuhay bilang isang anak ng karpintero sa loob ng 30 taon. Ang maluwalhating si Jesus. Wala siyang mapagpahingahan ng kanyang ulo sa loob ng 3 at kalahating taon sa Israel. Wala siyang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Ngunit sa wakas, sa wakas, nakatagpo siya ng lugar na mapagpapahingahan ng kanyang ulo. Saan yun? Siya'y nasa atin. Mula sa napakataas at napakamaluwalhating dako, siya'y pumarito sa abang mundo at ipinanganak sa isang berhen. At pinalaki siya bilang anak ng isang karpentero. At ngayon ay nasaan si Jesus? Siya'y nasa atin. Pumarito siya upang iligtas tayo. At siya ngayon ay nasa atin. Ang Panginoon ay dumating sa anyo ng makasalanang laman. Gaya na sa mabahong sabsaban,
sa Jesus ay ipinanganak sa katawang tao. Bakit siya ipinanganak sa katawang tao? Upang ibigay ang banal na espiritu sa mga taong may laman. Tayo ay ipinanganak sa katawang tao. Ngunit tayo ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya ang Panginoon ay nasa atin. Ito'y isang himalang hindi ka panipaniwala. Hindi man natin ito lubos na naiintindihan, subalit ito'y totoo. Ngayon, ang katotohanan ang Panginoon ay nasa atin ay kamangha-manghang katotohanan. Nakasama ng mga alagad sa Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon. Subalit ang Panginoon ay nasa atin. Kahit nasaan tayo magpunta, ang Panginoon ay nasa atin. Tingnan natin sa 1 Corinto chapter 6. 1 Corinto chapter 6 verse 19 at 20. Verse 19 at 20, O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang inyong katawan. Ito'y literal na tumutukoy sa ating katawan. Hindi ba nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santong nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Bago tayo naligtas, nasasabi natin na ang katawang ito ay mula sa ating mga magulang. Hindi naman ito sobrang mali. Subalit ngayon, Jesus bought my body and spirit by paying with His blood in Calvary. Jesus bought my body and spirit by paying with His blood in Calvary. Nagbayad siya ng dugo para sa aking katawan at spirito. Binili niya sa malaking halaga. Ang dugo ng Panginoon ang ipinambayad para sa aking spirito at katawan. Kaya nga kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya tayo ay kaninong pag-aari? Sa Panginoon. Hindi tayo sa ating sarili. Hindi tayo sa ating mga magulang. Tayo'y sa Panginoon lamang, na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ibinigay ng Diyos ang katawang ito sa atin. Ang katawang ito'y napakahalaga. Bakit? Sapagkat ang dugo ng Panginoon ang ipinambayad para dito. At ibinigay sa atin ito ng Diyos. Tinanggap mula sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay maninirahan sa ating katawan hanggang sa tumayo tayo sa harap ng Diyos. Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ito ay templo. At ang Diyos ay nakatira sa templong ito. Kaya ang templo ay banal. Muli, nasaan ang Diyos? Siya'y nasa atin. Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Sinabi niya ito sapagkat mayroong mga banal na gumawa ng kasalanan gamit ang kanilang katawan. Napakasamang kasalanan. May mga taong gumawa ng pangangalam niya. Hindi nyo ba alam kung sino ang nagmamay-ari ng inyong katawan? Ang Espiritu Santo ay nariyan sa loob. Ang lakas ng loob nyo na magkasala gamit ang katawang ito. Ginawa nila iyon sapagkat hindi nila alam na ang kanilang katawan ay templo. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Ito'y sa 1 Corinto chapter 3. Ang ating individual na katawan ay templo at sa pamamagitan ng mga ligtas sa tao, ang buong templo ay binubuo. Kahit ang katawang ito ay templo.
Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? At kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Mula ngayon, kailangan nating luwalhatiin ang Diyos gamit ang katawang ito. Sa 1 Corinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung kayo may kumakain, umiinom, mabuhay man o mamatay, nagtatrabaho man o nagninegosyo, mag-aasawa o lilipat sa ibang lugar, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ng hindi ikaluluwalhati ng Diyos ay kasalanan. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat nating pag-isipan ito, hindi na tayo dapat namamuhay pa sa paraang gusto natin. Upang bigyang lugod ang Diyos, dapat ay huwag nating gawin ang mga bagay na kinapupuotan ng Diyos. Kailangan nating gawin kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Alamin kung ano ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kahit na gusto nating gawin ng isang bagay, kung ayaw ito ng Diyos, huwag nating gawin. Kahit na mahirap ang isang bagay, pero kung kasiyasiya sa Diyos, gawin natin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Bakit? Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan ito o sa mga masasakim, mga magnanakaw, tatayo tayo sa harapan ng hukuman ni Kristo upang hatulan. Kung tayo ba'y namuhay ng mabuti o masama pagkatapos ng kaligtasan, ang pamantayan ng mabuti at masama ay iba sa pamantayan ng mundo. Ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, yan yung mabuti. Ang mamuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yan yung masama. Ang nakalulugod sa Panginoon ay mabuti. Ang hindi nakalulugod sa Panginoon ay masama. Santiago, kasalanan ang hindi paglakad sa pananampalataya. Sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti pero hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ang mga Kristiyano ay pumupunta lang sa simbahan, aawit ng himno, mananalangin, magbibigay ng pera sa Diyos at sasabihin, paalam Diyos, magkita tayo sa sunod na linggo. Kahit mga Muslim mahusay sa ganyang gawain, kahit mga Buddhist, hindi mabilang ang pagyuko sa mukta. Ang mga Kristiyano nagbibigay ng maraming offerings, subalit namumuhay ayon sa gusto nila. At kapag pumupunta sa simbahan ay sinasabi nila na sila'y umaawit ng mga himno at sumasamba ng taimtim. Ganyan ba ang pananampalataya? Ganyan ba ang pagsamba? Ano ba ang makatuwirang pagdilingkod? Ang ating pananalita, ang ating pagkilos, ang ating buhay pamilya, buhay sa trabaho, buhay sa lipunan, ang ating buhay na lumuluwalhati at karapat-dapat sa Diyos. Ang lahat ng ito ay handog na buhay at espiritual na pagsamba. Kung pupunta ka sa church, aawit at mananalangin, oo, yan ay pagsamba. Subalit alam mo ba na kung paglabas mo sa church ay ginagawa mo ang ayon sa gusto mo, ang lahat ng himno at panalangin mo ay kasinungalingan lamang lahat. Ang handog na buhay ay hindi natatapos. Ang panalangin ay hindi dapat nagtatapos sa amin. Kailangan mo itong ipamuhay. Dahil kung hindi, kasinungalingan ang panalangin yon. Anyway, ang katawang ito ay templo. Ang Panginoon ay narito. Kahit na hindi mo alam, nariyan siya. Kung sasabihin mo, Panginoon, napagod ka ngayong araw. Kaya pakiusap, dito ka muna sa bahay ha. May plano akong pumunta sa ibang lugar. Baka hindi mo magustuhan ang pupuntahan ko. Kaya dito ka lang muna sa bahay. Mag-i-enjoy muna ako. Ano kaya ang sasabihin ni Jesus? Sige, mag-enjoy ka, ingat. Ganoon ba ang sasabihin niya? Hindi, sasama ako sa iyo. Susunod siya sa iyo. Sapagkat hindi siya pwedeng humiwalay.
Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging espiritu na kasama niya. Ang espiritu ng Panginoon at ang iyong espiritu ay naging isa. Kaya paano mapaghihiwalay? Saan ka pupunta kasama ang Panginoon? Pupunta ka ba sa nightclub at sasayaw? Magkikipagchismisan ka ba tungkol sa mga makamundong bagay kasama ang iyong masamang kaibigan? Saan ka pupunta kasama ang Panginoon? Pag-isipan mo. Hindi ka dapat pumunta sa lugar na kinasusuklaman ng Panginoon. At hindi ka dapat magsalita ng kahit na anong kasuklam-suklam sa Diyos. Ang buhay Kristiyano ay ang pagbalik-balik sa church habang namumuhay sa gusto mo. Ganyan ba? Tingnan natin sa Galacia. Galacia, tingnan natin. Chapter 5, verse 17. Galacia, chapter 5, verse 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa spirito, at ang spirito ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. At tingnan natin sa verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Lumakad kayo ayon sa Espiritu, huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Dapat kang mamuhay ayon sa Espiritu. Kung titingnan natin sa Roma chapter 8, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin at kailangan nating mamuhay ayon sa Espiritu. Ano ang pamumuhay ayon sa Espiritu? Kapag ang banal na Espiritu ay dumating, siya ang magpapaunawa sa atin ng kalooban ng Diyos. Sa Filipos, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang banal na Espiritu ang siyang magpapaunawa sa atin ng kalooban ng Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Siya rin ang magbibigay sa atin ng lakas upang magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya siya ang tutulong sa atin upang magawa ito. Kaya sinabi, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Pinapatnubayan sila ng Espiritu. Ito ang tiyak na patunay na sila ay mga anak ng Diyos. Ito ang patunay na sila'y anak ng Diyos, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Sila ang mga anak ng Diyos. Ang ibong kuku ay nangingitlog sa pugad ng ibang ibon. Minsan, kapag nanonood tayo ng animal program sa TV, may maliit na ibon na tinatawag na gagabi. Kapag umaalis ang ibon na ito sa kanyang pugad, pupunta doon ang kuku. Mabilis na maging itlog at aalis. Ang ibong gagabi ay may mga itlog din sa pugad na yon. Subalit, mas naunang mapisa ang itlog ng kuku. At itong bagong pisa na kuku, kahit na hindi pa buklat ang mata niya, ihulog niya ang lahat ng itlog na nasa paligid niya. Nakakita ka na ba ng ganyan? Subalit ang hangal na inang ibon, akala niya ay anak niya itong kuku. Patuloy pa rin pinapakain. Hindi niya alam na lahat ng anak niya ay nahulog na at namatay. At sa paglipas ng panahon, ang anak ng kuku ay mabilis lumaki. Mas lumalaki pa ito sa ibon na nagpapakain sa kanya. Mga ganito kalaki. Ang gegabi ganito ng kaliit. Pero patuloy pa rin pinapakain. At pagkatapos, ang inang kuku ay babalik upang tingnan kung malaki na ang anak niya. At sa oras na yon, ang sisiw makakalipad na. Ang inang kuku ay darating at gagawa ng tunog. Kuku! At ang anak ay lilipad at susunod sa kanyang ina. Kaya ano ang gagabi? Ito ay nakakatuwang panoorin. Pagkatapos na maligtas, ang mga tupa ng Panginoon ay nakikinig sa tinig ng Panginoon at sumusunod sa Kanya. Alam nyo ba?
Kapag pinag-aralan natin ang Biblia, ito'y tinig ng Panginoon, salita ng Panginoon na naiintindihan natin. Ang kuko, nakikinig sa tinig ng nanay at sumusunod, lumilipad palayo. Ang mga Kristiyano ay nakikinig sa tinig ng Panginoon at sinusunod ang Panginoon. Hindi tayo sumusunod sa mga pastors ayon sa kanilang katanyagan. Wherever we follow the Lord and go with Him. Hindi natin nakikita ang kanyang tinig, ngunit naririnig natin ang kanyang salita. Kaya ang pagsunod sa kanyang salita ay pagsunod sa Panginoon. Mula nang naligtas tayo hanggang pumasok sa langit, ang banal na Espiritu ay nag-iingat sa atin. Nagpapalusog sa atin, binabago ang puso natin, ipinapaunawa sa atin ang kalooban ng Diyos, tumutulong sa atin na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, at gumagabay sa atin sa katotohanan. Sa unang Juan, chapter 2, verse 27, ang pagpapahid ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo ay turuan ng sinuman, ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuturuan ito, gayon kayo manatili sa kanya. Sa atin ay may pagpapahid ng Espiritu. At tinuturuan tayo sa lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos. Ang kanyang pagpapahid ay totoo at walang kasinungalingan. Nakatitiyak ako sa ating iglesia, may pagtuturo ng Espiritu. Tinuturuan niya tayo ng lahat ng kailangan natin. Ito ay totoo at hindi kasinungalingan. Maaring magkamali ang ilang pastor, subalit may maling pagtuturo ba sa mahalagang doktrina? Wala. Kung mayroon man, ito ay seryosong problema. Pagtuturo ng Espiritu, lumakad sa pagtuturong iyon. Mabuhay para sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod ayon sa salita. Dahil sa pagdating ng Panginoon, mahayag kung ako ba ay lumakad ayon sa salita o hindi. Kaya sinabi ng Biblia, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Sa araw ng kanyang pagdating, pagtayo ko sa harap ng Diyos, mahayag kung ako ba ay lumakad ayon sa salita o hindi. Kaya dapat tayong maging maingat na mamuhay ayon sa pagtuturo ng Espiritu at ng salita. Kahit na nag-aaral tayo ng Biblia ng maraming beses, kung tayo ay namumuhay ayon sa ating likas na kasamaan, ganyan ba ang paglakad sa Espiritu? Sinabi sa Efeso chapter 4 verse 30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Alam niyo ba na ang Espiritu ay nalulungkot? Kapag ang isang anak ay lumikha ng gulo, nalulungkot ang kanyang ina at nagbubuntong hininga. Ha, bakit ginawa ito ng aking anak? Ang Espiritu Santo ay nagmamahal, nag-aalala at nagbubuntong hininga kapag gumagawa tayo ng masama. Kaya nga sinabi sa awit, kay dalas na naghihimagsik sila laban sa kanya sa ilang at sa desyerto siya'y kanilang pinagdamdam. Ang Espiritu ay may pakiramdam. Damdamin, kalooban, itinuturo niya ang lahat tungkol sa Diyos. Ang Espiritu ay nagagalak at nalulungkot. Ang Espiritu ay hindi palutang-lutang nakapangyarihan. Siya'y may damdamin, may pakiramdam, may kalooban. At ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin sa kalooban ng Diyos. Tinutulungan tayo sa ating mga kahinaan, nananalangin para sa atin. Ang ganap na pagkatao ay nasa atin. At tinutulungan niya ako na mabuo sa akin ang pagkatao ni Kristo. Sinabi sa Galacia chapter 4 verse 19, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng pagganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kung paano ang isang ina ay naghirap magsilang sa anak at nagsusumikap magturo at tulungan silang maging mature adult, ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagpapaunawa sa atin sa biyaya ng Diyos at nagpahintulot sa atin na maligtas. Binabago din niya ang ating mga puso, ang ating pag-iisip, buhay araw-araw. Binabago niya ito upang ang ating pananampalataya ay unti-unting lumago.
At ang paglago ay nangangahulugan na ang imahe ni Kristo ay unti-unting nabubuo sa atin. Unti-unting nabubuo sa atin. Ginagawa tayo ng Espiritu Santo na maging mga taong karapat-dapat pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Inaakay niya tayo sa katotohanan. Ang banal na Espiritu na pinatira ng Diyos sa atin ay naninibugho kapag iniibig natin ang sanlibutan. Sinabi ng Diyos, "Akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin." Kapag ang iyong asawa ay nagkagusto sa ibang lalaki, okay lang ba? May nagsabi, "Maraming lalaki ang nagkakagusto sa aking asawa at silang lahat gusto din ng asawa ko." Astig, di ba? Hangalang ganitong tao. Tuwang-tuwa pa siya na yung asawa niya nagkakagusto sa ibang lalaki. Hangalang ganitong tao. Ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa ay hindi pwedeng ibahagi sa iba. Kung ibabahagi ng asawa ang pag-ibig na ito sa ibang tao, pangangalunya ang tawag dito. Kaya nga sa Santiago chapter 4 verse 4 to 5, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay nagpakikipag-away sa Diyos? Ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugho. Kapag iniisip ko ang mga bagay sa sanlibutan, ang Espiritu Santo na nananahan sa akin, naninibugho. Alam mo ba ito? Kaya dapat ay paglingkuran lamang natin ang Panginoon. Siya ang nag-iingat at gumagabay sa atin hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tayo ay mabubuhay magpakailanman kasama ng Panginoon. Iniligtas tayo ng Panginoon para dito. Patungkol sa Espiritu Santo, kahit kalahati man lang ay hindi ko nabanggit ngayon, kailangan nating patuloy na pag-aralan. Tiyak ang katotohanan na ang Panginoon ay nasa akin. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating mga kahinaan, nagmamahal at nananalangin para sa atin. Sa Roma chapter 8 verse 6, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu ang namamagitan na may daig na hindi maipahayag. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya na ginawa mo kaming mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng paghahabag at pagdiligtas sa amin. Gayun din, kami ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos at sa dakila at kamanghamanghang biyaya. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng iyong buhay. Ginawa kaming mga tagapagmana at nangako sa amin, ipinangako sa amin ang iyong kaharian at binigyan kami ng Espiritu Santo ng Diyos. Salamat po sa Espiritu Santo na naninirahan sa amin sa aming natitirang buhay. Tinutulungan kami sa aming mga kahinaan at ginagabayan kami sa katotohanan. Sa aming natitirang buhay, naway gabayan mo po kami upang hindi na kami mamuhay ayon sa walang kabuluhang sanlibutan o ayon sa mga pagnanasa ng laman, kundi ayon lamang sa patnubay ng Espiritu Santo ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Kami nananalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.